need somebody like me. This is my top 10 stock market or investing predictions for the year 2023. So, una sa lahat, trip-trip ko lang to. Mga fearless forecast ko lang to. And therefore, marami dito hindi tatama. But for the sake of content na pwedeng balikan next year, kung may mga tumama ba sa mga hula-hula ko dito, gagawin ko siya. This video is brought to you by the sponsors of this channel, Patreon and YouTube membership. Thank you. Become a sponsor and get access to exclusive perks. Now, going back to the subject, my top 10 predictions in 2023. The Retail Fund Manager PH will hit 1 million subscriber. Joke lang. Mag-react, yamang-yamang naman nito, 1 million kaagad. So if you are new to this channel, and if you want sensible investing, if you want to make real money, and want to learn about the stock market, don't forget to subscribe, and keep on liking my videos. Well, actually, di ko naman inaasahan na aabot ako dyan. With the brand na pinopromote ko, which is sensible investing, and medyo masakit ako magsalita, lalo na sa mga bugok. Mga Pilipino pa naman, madami dyan, iyakin eh. So, a lot of my contents, hindi yan magre-resonate to a lot of bugooks in the internet. Na kung ano-anong investment scheme yung pinapasok. Na kung ano-anong klaseng kalokohan yung pinagagawa. So, if you're a long-time viewer in this channel, and you like my contents, I think you're a sensible investor. Number 10 prediction, PSEI will outperform US index, which is yung S&P 500, and the international index, which is the VT, massively. So actually, last year, in-outperform din ng PSEI natin yung dalawang to. And I think magko-continue yan this year. So ito yung status ng tatlong index na to as per yesterday. So nasa 7% plus na si PSEI year to date. Si VT, 4% international index, and makikita nyo na napakahina ng US index right now. Yung equally weighted ko naman, 4%, natalo din siya sa index. Pero I think yung equity ko, yung actual, nasa 5% na yon most likely. And nabreak ko na tong all-time high ko dito na 600K, most likely kapag in-update ko siya. Not bad na rin, and madami pang araw or madami pang months to end 2023. So, madali ko pa itong mahabol. Just a few outliers and I'm going to crash PSEI again this year. Pero ang usapan natin itong tatlong to. So, I think i-outperform niya si S&P and VT by above 10% na basis points. Number 9, this one is a stock prediction. SCC will hit all-time high. So, pag tinignan ko si SCC, ang all-time high ata nito nasa 50. Ayan o. Which is, yung 50 na yan, inline yan sa aking valuation. Na, eto. So, 54, 50. Ngayon, what if yung call price, okay, mag-start na siya mag-slowdown. So, kapag eto, mag-start ng mag-slowdown, syempre, bababa yung profitability ni SCC. Pero I think ang tinitignan na lang dyan is that whether yung performance niya ng 2023 is still better than the pre-COVID performances ng SCC. Na I think kapag na-maintain niya yon na tinatalo niya ng tinatalo yung performance niya pre-COVID or pre-2022. So performance niya 2021 pabalik. If kaya niyang i-beat yon this year, I think magte-trade ulit si SCC at its all-time high na 50. So let's say bumaba yung growth ni SCC this year kasi bumaba yung call price, something like that. Bababa yung mga revenues niya, income, cash flows, things like that. Mangyayari yung 50 na to, baka mag-transition lang to into my middle assumption or to my high assumption
na kapag mag-transition siya doon, it's still below its current price na 34. So, pwedeng niya pa rin targetin yon this year. And this is just one part of my TRFM Genius Tool na perks ng mga sponsors ko. So, tuloy-tuloy yan, 2022, 2023, and onwards. Mga valuations ng mga companies, tinatrack ko yan. Siyempre, yung kung saan lang ako interesado. Again, this one is not a recommendation. Huwag kang bumili. Okay, ang una nagsasabi, huwag mo nang bilhin. Forecast ko lang yan or trip-trip ko lang yan na kapag pumunta siya dyan, uy, may tumama. Diba? Parang ganun lang yan. Number 8 is another stock prediction. Wilcon will collapse more than 40%. Oh, dahil mag-iyaan ito. Well, Wilcon, mara mag-collapse yan. Ganda-gandang business yan eh. Diba? So, si Wilcon, ginagawa kong tanga nito eh. Last year, sinasabi ko lagi na, overvalued, overvalued, overvalued. So, ayaw niyang bumaba kasi maganda pa yung momentum niya when it comes to its growth ng revenue. Pero, a lot of the growth or future growth nito, I think, naka-factor in na yan. Ang inaantay na lang nito is that a revenue miss kung saan quarter per quarter, hindi niya napapantayan yung revenue niya last year. And if that happens, mag-start na to mag-correct. And Wilcon, di ba, nasaan ba siya? Nasa home improvement na business to eh. And with high inflation, feeling ko baka magtipid yung mga tao. Eh, wala mo ng home improvement, blah, blah, blah. Therefore, karoon ng decline in revenue si Wilcon this year. And if that happens, I think mag-start na to mag-decline. Pabalik sa 13 to 11 or maybe 15. And kapag bumaba nga siya doon, that's more than 40% of decline. And kapag nandun na siya, doon na papasok. So gusto ko yung business ni Wilcon. Ayoko lang yung kanyang price right now. Number 7, REITs will outperform the index this year. So yung mga REIT, patay sila last year. Pero nagkaroon sila ng resurrection by the fourth quarter ng 2022 or kailan ba ito nag-start? Oo nga, December na sila nag-start na nagkaroon ng resurrection. And I think magko-continue to this year. So, December din ba to? November. Oh, mga mostly fourth quarter. Nag-start silang pumitik. Okay, sumisilip. Pangat. And I think magko-continue to and i-outperform nila yung ating PSEI this year. Number 6, my dividends will reach 200,000. So, gumawa rin ako ng prediction ko about my dividends. Andito yan sa investing journey na playlist. And eto siya. So, gumawa ako doon ng estimate 20% and 40% compounding. Na kapag 40% compounding ng dividends this year, aabot ako ng 200,000 plus. Nasa 154 yung basis. Pero eto, nakadepende to sa dividend rate ng 2022. Ngayon, madami sa mga companies nag-grow sila ng 2022. Therefore, mataas yung chance na magtaas sila ng kanilang dividend rate this year. Together with the additional compounding ng dividends kasi re-reinvest ko sila throughout the year. And because of that, I think aabot ako ng 200,000. So, 200,000 divided by 12, that's 16,000 per month. Pwede na, di ba? Number 5, my portfolio will grow more than 15% this year. So, ito yung aking pinapakita, the transparency in my channel, both pa sa mga broker-generated statements na pinapakita ko every quarter. So, maganda yung performance ko ng 2021. Nagpahinga siya ng 2022. And then, I think, napagpahinga na sila, babawi ako ng 2023. Hopefully, to more than 15%. Ngayon, nasa 3% to, pero pag in-update ko to, I believe nasa 5% na to, pag binago ko tong equity value na to. So, it's recent or yung kahapon, December 19. I think aabot na yan ng 5%.
Number 4, the PH GDP will grow above 5% this year. So naglalabas ako ng bagong series of episodes recently in my channel called the TRFM Insights. So ginagawa ko to pag wala akong ibang ma-upload, saan tinitan ko ano yung kwento sa investing world. So on my first episode, sinabi ng World Bank, the Philippines will grow below 6%, sabi nila. On my second episode, si Jokno, sabi niya, the Philippines will grow 6.5%. Pero syempre, yung mga yan, initial prediction lang naman nila yan. And kapag nagpre-predict kasi yan, usually, mag-start yan sa mababa eh. Para later on, mas mataas yung nagiging actual, sabihin, oh, we beat estimates, something like that. So, gustong-gusto nila yung mga ganyang narrative, kaya usually, pro-project yan ng mababa. So, last year, consistent tayo, above 7%. And I think magko-continue yan this year, above 7% pa rin tayo. Number 3, S&P 500 will be flat. So, this one is the SPY, kung saan tinatrack niya yung S&P 500. And ang prediction ko dito is that magiging flat yung performance neto this year. So, ano ibig sabihin ng flat, no? So, ang magiging assumption ko dito is that on the fourth quarter ng 2022, magiging pangit yung majority ng earnings ng mga companies doon sa US. It will create bad sentiment, yung mga value projection, bababaan. Therefore, magko-correct to Q1 and Q2 of 2023, I'm still predicting na pangit pa rin yung kanilang magiging earnings report. So, magko-continue yan na bumaba. And then, I think Q3, Q4, doon sila babawi. And magkakaroon ulit ng positive sentiment, then magre-rebound. So, right now, nandito sila January, bababa. And then, eventually, I think, mag-end up din sila on the same level. Number 2, PSEI will close above 7,800. So, this one is our PSEI right now. Napakalakas ng kanyang January. So, kanina, sinabi ko na yung S&P 500, magkaroon sila ng weakness ng first half of the year. And during that time, I think ang magiging theme is that you invest in emerging markets. So, kakaroon ng good sentiment sa emerging markets. And medyo madadamay yung ating index. Therefore, 7-8 nandito yan eh. I think this year, aangat tayo as high as 8,000. Pero magtatapos tayo close to 7-8. I really think na mura pa rin yung ating index. And the companies are still growing. So, we do have inflation problem right now. Pero I think, since majority ng mga tao hindi naman investor, di ba? So, gagastos lang yan sila ng gagastos and i-absorb nila yung mga inflation effect. Meanwhile, yung mga companies na mayroong pricing power or yung mga companies na kailangan ng ating economy today, I think they will keep on growing. Sila yung makakaroon ng profits and they will drive the index to go or past 7-8 level. And number 1, Bitcoin will trade below 10,000. Okay, tatak mo na yan sa bato. So, eto si Bitcoin and in fact, napakalakas niya right now. Pero, eto yan. Last year, napakadaming crypto platforms yung nagbagsakan. And kasama sa bumagsak na yon ay yung FTX or yung number 2 crypto platform, biggest crypto platform in the world. And this year, 2023, madaming crypto platforms pa rin ang magbabagsakan. And Fearless Forecast, yung number 1 crypto platform, babagsak din yan this year. I think lahat ng crypto platforms na yan, dahil nga unregulated sila, hindi mo sila nasisilip, may kanya-kanyang tinatagong baho yung mga yan. And sisingaw at sisingaw yung mga baho ng mga crypto platforms na yan. And every time may crypto platform na nabubuwag, nababankrupt, magkakaroon ng less confidence yung mga retail na bumili ng mga crypto na yan. Yung mga Wall Street, mawawalan sila ng kalaro. Therefore, that scenario, da-drive niya yung crypto to trade below 10,000. Ayan o, di ba? Mag-zero ka na.
And these are my top 10 fearless forecast or predictions in 2023. So again, these are all not recommendations or hindi ko yan ginamitan ng masyadong malaking analysis. Trip-trip ko lang yan for the sake of ad revenues. Give me some ad revenues. That's it. Thank you and bye-bye. Like, subscribe.